Hello, welcome to my channel. My name po is Sharon. Sa mga nanonood na po ng aking vlog, thank you very much po for watching. Sa mga bago pa lang po sa aking vlog, thank you very much at nagkawi kayo. Please, don't forget to subscribe and follow or support my channel. Ngayon pong araw na ito, ang aking nabasa sa comment section na gusto ko pong sagutin is ito po. Natural lang po ba kumirot pa din 1 month after niya manganak yung tahi niya at parang mapula pa yung loob ng puwerta niya. So, kung CS ka, may tahi ka, yeah, medyo makirot pa yan ng 1 month kasi usually, ang sabi ng OB ko, no, ang tahi ng CS ay completely mahiheal after 1.5 years. 1.5 years. So, isa't kalahati pang ang taon bago siya maghilom. So, by that time, 1 month, very, ano pa yan, parang sariwang-sariwa pa rin yan. So, talagang kikirot at kikirot pa yan. Kasi yung tahi niyo or yung sugat niya sa loob, hindi pa siya hilom. Talagang nakabukas pa yan. Hindi pa siya talagang nag-heal na nag-heal. So, kikirot. Meron times na kikirot. Depende yan kung nai-stress yung abdomen mo o meron kang mas yung mga bagay na hindi mo pa muna dapat ginagawa, like magbubuhat ng mabigat. Ang kaya mo lang buhatin is talaga yung baby mo. Pero more than that, yung mga mabibigat, hindi ka muna dapat nabubuhat kasi baka nga magkaroon ng komplikasyon yung tahi mo sa tiyan. At tungkol naman sa puwerta, yes, kasi para magkaruktong lang yan bagong panganak ka, so hindi pa siya talaga totally maghihilom. Depende kasi sa mga, kung sa babae, iba-iba kasi yung time frame ng paghihilom nila sa katawan nila. Even yung pagbe-breastfeed, iba-iba yung time frame. Merong iba na, o yung pagdating ng regla, merong iba na reglahin agad. Meron naman yung sobrang tagal, ilang years or ilang buwan bago sila reglahin. So, depende talaga yan sa katawan ng babae. Kung sa'yo, just take a time kasi 1 month pa lang naman. So, eventually, pag tagal-tagal talaga, maghihilom at maghihilom ang sugat ng tahi. At babalik sa normal yung itsura or yung puwerta mo or ng matres mo. So, yun lang po. Thank you very much po for watching. I hope you subscribe to my channel. Bye! Hi, mga mommies and sis! Meron po akong i-alok sa inyo, a period tracker. This po ay nakatulong if gusto niyo pong mabuntis or ayaw niyo pong mabuntis. Kung gusto niyo pong mabuntis, meron po dito mga instruction or guide paano po gamitin. Meron po dito, malalaman nyo yung dates kung kailan pwede kayong mag-do para mag-conceive kayo. Alam nyo kung kailan kayo mag-ovulate. Doon naman sa mga sister or mommies or mga babae na ayaw munang mabuntis, it will help you to know kung kailan kayo safe makipag-do para malaman nyo kung kailan kayo hindi pwede or pwedeng makipag-do para maiwasang mabuntis. So, meron po yan instructions sa loob. So, this is only for 18 pesos. So, very handy po siya. Pwede siya sa wallet or sa bulsa. So, 18 pesos po ito sa Shopee. I'm gonna put the link in the description below. Thank you lang po. Sana supportahan niyo po. Bye!